Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. This is Erlinda Sanz, a karinderya owner na may tatlong anak na nakapagpatapos po ng pag-aaral na dahil lang po sa karinderya business. Gusto ko lang po i-share sa inyo ang journey ko at magbigay din ako ng mga tips sa mga natutunan ko along the way. But before that, please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para ma-notify kayo sa next upload po ng mga videos. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa aming best seller na Hilawin. Dito lang po sa aming karinderya. So, ating interviewon po ang ating husband kung ano po ang pinaka-secret na ingredients na ginawa niya sa Hilawin kung bakit po naging sellable po ito sa aming karinderya. Yeah, sir! Unsa may pinaka-secret ano sir? Nganong lami man gyud ni imong Hilawin nga mo man gyud naani man gyud kadaghan ang imong ginaluto kada adlaw. Unsa gyud ang pinaka-secret ano sir? So mo dali ang sellable niya sir. So mo gyud ni usab kay ni sir kay tanawa og daghan kaayo ng imong kwan, daghan kaayo ng imong Hilawin nga gislice. Ah, 3 kilo ni siya, 4 kilo siya. 3 kilo ni sir? So, makawa pa na yung kauban niya, no? Kauban ko na siya. Kauban eh. Ang kauban pa ba ito? Nasugba pa. Nasugba pa. So, mahurot ko na siya sa kaadlaw, sir. Hurot eh. Hurot na niya. Kating hurot ah. Unsa man imong sekreto, sir? Unsa imong ginahalo, sir? Ano sekreto? Ano sekreto, ano? Saktong ingredients lang. Ano yung sekreto, ano, sir? Ano yung sekreto? Lamas lang. Bombay, kalamansi, Luya, saka pipino. Ah, pipino. Okay, kani pipino, sir? Dabis kay ng pipino. Ah, sir. Oh, ano eh, dabis nga pang sagol sa mga Hilawin. Kaya dabis na siya ng pipino. So, aside sa lamian, sir, naapagiday siya ay benefits nga makuha ni mo kung mukaon taning Hilawin. Oh, okay, kape oh. Pipino. Gawas na sundan ni mo, mapusog ka. Oh. Kami, pagyod. So, ayan. So, ayan na po ang ating in-interview at nalaman natin na meron na siyang pinaka-secrets, no, kung bakit po sellable ang aming Hilawin. So, tatanungin naman po natin si husband kung ano po ang may ibibigay niya ng mga tips tungkol po sa Hilawin, sa pag-business po ng Hilawin. So, tatanungin po natin sa ulit. So, sir, ano bang maibibigay mo na mga tips para sa ating mga viewers at sa mga nagbabalak po na magkarinderya business, ano pong mabibigay mo na mga tips upang mapanatili po ang sikreto at ang sarap po ng iyong Hilawin? Hello guys! Sika! Ang magandang technique dito sa pagluluto ng pork Hilawin, saktong asim at saktong alat. Yan lang, napakasarap na. Lagyan natin ng mga kalamansi at saka sibuyas kapula, luya, yon masarap na yung pork Hilawin dyan. At saka yung pagluluto ng karne, hindi masyadong sunog, hindi masyadong hilaw. Tama talaga na maging maluluto talaga yung taba at saka yung laman niya. Yun lang, konting asin at saka alat, napakasarap pa ng Hilawin. So sir, anong masasabi mo? Pwede mo na ba itong ma-recommend sa mga ating mga karinderya owner, sa ating mga viewers na magluto din sila ng Hilawin sa kanilang karinderya? Yes guys, subukan nyo magluto ng Hilawin. Napakasarap, napakasarapol po. Madali pong maubos para sakto lang ang pagluluto. Yung masarap na Hilawin. Musta naman po ang kita, sir? Sa kita, okay lang. Bumabalik naman yung pakita na sa regimensya. Nakikita talaga kasi palaging nauubos yung paninda natin ang Hilawin. Kasarap kasi. Kaya guys, magbuto na rin kayo at ibinta nyo sa karinderya nyo. Wala. So okay sir, maraming salamat po sa yung time na binigay nyo. At sana ay may natutunan kayo sa video kong ito and please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para ma-notify kayo sa next upload ko po ng mga videos.
Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at tiyaga at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. Bye-bye. Sorry, SDJ.